So yan mga ka-hunters, silipin po natin ito. Ito mga bariyan na to. Yan. Tingnan natin kung ano makikita natin sa mga bariyang ito, yung ika nga ay special. Babalikan po natin yan. Ayan mga ka-hunters, balikan na po natin. Close up po lang natin ha. Yan, bago tayo magpatuloy mga ka-hunters, nais ko munang magpasalamat muli sa inyo. Ito, nagbabalik sa inyong patuloy na sa pagsuporta. At sa aking yan, ako po ay nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon patungkol sa ating mga barya, kung ano ba yung mga may mga halagang coins at yung may mga yung mga barya na dapat nyong huntingin upang ibenta nyo sa mga collector. Okay po. Yan, silipin na po natin isa-isa mga bariyang ito. Close up lang po natin mga ka-hunters ha. Ito, 2019 na 5 piso. Tingnan po natin kung ano makikita natin special. Yan, wala naman. 2019. Yan. Ito, 1998, 5 pesos. Ito po yung nickel brass, ang composition. Ang daming tama na. Alam nyo po ba mga ka-hunters, kung makakakita po kayo ng 1998 na may mint mark, dito po yun makikita yung mint mark. Tapos ang condition ay sasabihin natin fine. Nagkakahalaga na po siya ng 250 pesos each. Yan po. Ito naman po. Ayan. 2011, wala ang gaano. 2001, 5 pesos. Ayan. upper mint mark. Ayan, 2020. Mga ka-hunters, sa 2020 po na nagunal 5 pesos, wala naman pong special dito, maliban na lang po kung may makikita tayong mga error. Pero ito sa hawak ko ngayon at mga naisukli sa akin kagabi sa aking pagbibiyahe, ay titingnan po natin kung meron po tayo makikita o na special 2090. Bagamat ganito mga ka-hunters ang condition, ito ay aking itinatabi bilang pag-collecta ko na lang po. Kaya po mga ka-hunters, kung tayo nga po ay magkukolekta o maghahunt ng mga barya, yung pong magagandang klase nang sa ganun, hindi po masayang yung ating pagtatabi ng mga barya. 2019, yun nga lang po, medyo may kahirapan doon sa talagang mga error. Yung mga gandang error po ba na ika nga ay yan, matataas ang halaga.
2011. Maganda na yung condition niya. Fine siya. 10 pesos ay piso na 2011. Medyo magasgas na mga kantos. Day 1, day 2, 2011 again. $2,009. Ayan, gasgas na po siya, oh. Mga kahantes, ito po yung magnetic, oh. Wala. ₱20 na barya, ayan. May konting rainbow sa gilid. Yang to na sinasabi nila, ito po yung small letter po. Ayan, small letter. Kung makikita nyo po, itong BSP na to, dito sa edge niyang ₱20 na barya, tatlong uri po to. Ito pong small letter, medium, at saka yung wide letter po, o yung malalaking letra. Kung makakita naman po kayo na may mga error dito, yan naman po sa ₱20 ay common. Wala rin siyang gaanong halaga. O wala siya talaga pong halaga. Kaya ang hinahanting po natin dito, yung talagang hindi po tayo mag sisisi o nag-aaksya ng oras sa paghunt. 2017. Ayan, 2017. Ito, medyo common pa rin po itong 2017. Bagamat, yung iba po nagtatabi nito. Yun nga, sabi ko nga kanina, kung tayo ay magtatabi ng mga barya, yung maganda po ang condition. Ito po kasi may damage na. Ayan po. Ayan. So, pwede na natin pakawalan ito, paliparin, kasi wala na rin po siyang, wala na rin pong bibili niyan. Yun nga lang po. Ito naman, yan. 2015, wala. Ito naman po, 10 pesos. Yan. Nickel plated steel. Ito po yung magnetic. Ayan. Mga kahantes, yung 2017 po nito, ha, yun po ang marami ang naghahan o naghahanap. Again, anong year to? 2019 again. Again, 2019 mga ka-hunters. Kung makikita natin, ayan. Silipin po ulit natin to sa magnifying glass. Litin po natin. Okay.
2019 Peppermint Mark. Tingnan natin mga counters ha. Kaya lang wala. Picturean ko na lang. Ayan po mga kante sa picture, kung malakita at mapapansin na po natin, doon sa noo po ni si Rizal, yan parang may tatlo siyang tuldok. Hindi po natin ito masasabing damage or nasira sa pag sa sirkulasyon habang umiikot. Tingnan nyo po, makinis at maayos po yung pagkaka parang tusok ng makina doon sa kanyang noo. Tuloy laging hindo. Para ng hindo tong si Jose Rizal. At saka po yung kanina, tingnan po natin yung 20 pesos. Ayan po sa larawan mga ka-hunters, kung mapupunan nyo po yung sulat na taon na 2020 week, ganun din po dito sa mint mark niya at ang reverse niya. Yan, marami po siyang hindi maganda ang pan. Pwede pong matawag din ito o mga ka-hunters na weak strike or pwede po rin matawag na break yung die niya po. Kasi hindi po sa gaanong maayos ang pagkakapunch ng die. Yan, reverse overs. Ayan po sa mga sa lara, ayan po. Maraming pong salamat mga ka-hunters sa inyong muling pag tutok at panunod sa akin channel. Maraming pong salamat at hunters, God bless po sa ating lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Bye-bye po.